members natin. All right, so go ahead, Coach Richard. The floor is yours, sir. Okay. Okay na. Okay. Good morning po sa lahat. Siyempre, mag-share screen muna tayo bago tayo mag-start. Nasaan nga ba i-ring ating yan? Okay. Nakikita po ba, Coach? Yes, sir. Yes, sir. I-play nyo na lang okay. Po. I-play ko na lang. Saan ka siya? Yan. Okay na? Nakikita? Yes, sir. Go ahead. Yan. Thank you, thank you. Okay. Good morning po sa lahat ng Optimians na narito ngayon. Kamusta po kayo? Nawa po ay kayo lahat ay nasa mabuting kalagayan. Yan. At syempre, maraming pong salamat, Coach Hans, sa pagkakataon na ito na ipinagkaloob niyo po sa akin kasi bagamat maraming speaker, 200,000 members po ang nandito na ang members ng One of T ay isa po ako na nabigyan ng pagkakataon na makapag-share po sa ating mga kapwa Optimians, lalo na po sa mga bago na member po ng One of T. So ito guys ay para po sa kanaman ng lahat. Papakilala po muna ako. Ako nga pala si Coach Richard from Dasmariñas, Cavite. Ayan. Founder po ng Team Alas. Ayan. Ngayon po ay tatalakay natin about sa One of T New Dealers Orientation. Ayan. At syempre, papakilala ko muna ang aking sarili, ang aking background. Ayan. Ay former magtitinapay. Ayan. Diba? Ang aking nanay po at tatay ko, ang tatay ko po ay isang panadero at ang nanay ko ay magtitinda ng tinapay. Kaya yung inyong lingkod ay mukhang tinapay, ha? Sa laki. Sa laki ng ano, naging mga ako po ay nabid kami magkakapatid sa pamamagitan po ng kabuhayan namin ng paggawa ng tinapay na aking ama. So siyempre, habang kami po ay dumalaki, nag-stay po kami ng matagal sa Alfonso Cavite hanggang sa makarating po ako dito sa Dasmariñas. Dito na po ako napikot. Ayan. Napikot. Dito na po ako dinala ng pagkakataon. Dito na po ako nagkaroon ng asawa. Ayan po si Ma'am Michelle. Ayan. Dito na po ako na corner. Ayan, siyempre. Ilang taon din ako niligawan yan, siyempre, para mapasagot po ako. Okay. And then, ako po habang nagtatrabaho, siyempre, nagkaroon ako ng asawa, nagkaroon ako ng anak. Nagdumaan po ako sa pagiging factory worker and then turn into merchandiser. Dumaan ako ng merchandiser sa SM, Pure Gold, Walter Mart. Ayan, naging food handler din po ako ng mga manok. Ayan, sa Andox. Ayan, former at saka yun, sa Sipag, Tiyaga, dedikasyon sa trabaho. Walang absent, walang late. Siyempre, sa from merchandiser, naging coordinator po ako ng San Miguel Foods Corporation. So, isa yun po yung pinakahuling trabaho ko bago po ako napunta kay One of T. Ayan. Ang nag-invite po sa akin dito ay aking katrabaho din na si Coach Anthony Hernaez. Siya po yung nag-invite sa akin. Bangamat new B or new blood po ako dito sa pagdating sa ganitong industriya, naging bukas po ang isip ko pagdating sa ibang mga bagay na hindi ko alam. So, mahilig talaga ako sa excitement, mahilig ako sa challenges, ano bang meron kay One of T. So doon nag-umpisa yung apoy na meron sa loob ko sa pamamagitan po ng meron lang tao nag-invite po sa akin. So once a month, na-attend po ako ng training. Na-attend po ako ng training once a month. So office, syempre dahil may trabaho ko, hindi naman ako talaga fully hearted na sa One of T nung ako'y pumasok. Tinanay ko lang, ano bang meron kay One of T? Once a month, nakikinig ako ng training. Kaya lang, habang tumatagal, nakikilala ko yung mga taong nakapaligid kay One of T. Nagugustuhan ko na, nag-improve na siya. From one attend sa isang buwan, nagiging once a week na siya sa loob ng isang buwan. So,
sa every week nandun na po ako sa office hanggang sa nagiging thrice a week na, ayun, hanggang sa naging normal na sa akin, pag galing ko ng trabaho, umaattend ako ng training. So ako po ay pinanganak na mahirap. Ayan. Ang aking nanay, from the start, ako po ay pinanganak sa mundong ibabaw. Kami po ay nungungupahan na. So makikita po nyo dyan, yung tirahan po namin, nung ako po ay bago mag-upis kay 1OT, nungungupahan ka po kami dyan. Yan, ilan po kami yan? Nasa 4 po kami. Ayan. Nagsisigsigan kami dyan. Ang tulugan ko po dyan sa sala. So yung dalawang mag-ina ko, nandun sa kwarto, doon sila natutulog. Ako naman, sa sala, nandun na lahat yung nandun yung gamit ko. Yun na, ganun kasikip yung lugar po namin. So maganda pa din siya kasi yung kakayahan na nakakapag-provide ka ng renta sa isang bahay, okay pa din. Sa pagiging empleyado, okay pa din siya. Yun nga lang, hindi po sapat na nandun ka lang sa isang rentable house. Kasi dumating ang time na kahit ako empleyado, sumasahod sa pagiging empleyado, dumating ang time na pinalayas ako. So dumating, nagpasalamat ako sa ganong senaryo. Bakit? Kasi kung hindi nangyari sa akin na pinalayas ako ng apartment, siguro hindi ako magpupursige sa buhay. Siguro hindi ako maghahanap ng ibang opportunity. Siguro, artista na ako ngayon. Diba? So, siguro, nasa channel to na ako ngayon, nag-aartista na. Pero syempre, ang nangyari sa akin, dahil ako ay binigyan ng challenges sa buhay ni Lord, eh, hindi ko sinasabi na pinabayaan ako. Tandaan nyo guys, hindi ko sinasabi na pinabayaan ako. Isa yung step para humakbang ka sa susunod na journey ng buhay mo. So, na-challenge ako doon. So, pasalamat ako dahil nangyari sa akin yun. Ang nangyari sa akin, ayan, yan, makikita nyo dyan, nung kami po ay nag-uumpisa pa lang sa 1OT, ayan, nakikita nyo naman kung ano po kayo nag-uumpisa sa 1OT na meron nagtotok sa unahan, tulala. Na parang hindi makapaniwala, paano kumikita sila ng 60,000 per week? Paano sila kumikita ng 100,000 per week? Hindi ko tanggap sa sarili ko o tanggap ng mindset ko na kayang kumita sa ganitong negosyo ng ganong kalaking halaga. Siyempre, ako po ay oriented ng aking mga magulang. Anak, sabi niya sa akin, mag-aral ka mabuti para pag nakatapos ka, magtrabaho ka. Para pag magtrabaho ka, kaya mo nang mabuhay. Diba? Kaya mo nang mag-provide yung para sa sarili mo. Pero siyempre, habang nagtatrabaho ka, dumalaki yung gastos, dumadami yung responsibilidad. Ito yan, nung nakita ko yung kabilang parte, other side ng buhay na meron palang kakaibang extra income na pwedeng magbigay sa atin bilang isang empleyado. Kung sino pa po yung empleyado ngayon, para sa inyo po ito dahil ako po ay isa ring empleyado. Okay, kung ikaw po ay nasa bahay lang, nakatambay, para din po sa iyo ito. Kung ikaw ay negosyante, ngayon na pinagawa mo lang part-time si Opti, para sa iyo din po ito. So ito po, nag-umpisa ako as employee, patingin-tingin lang. Minsan, yeah, yung kasama ko si Coach Anthony, minsan natutulog pa yan sa training. Pero guys, tunin nyo naman, this Opti is life-changing opportunity po para sa lahat. Yung mga taong yan nasa gilid ko, yan, si Coach Lester, si Upline Ricky, siya po yung nag-guide ko sa amin. Na nag-umpisa po kami sa 8. May nawala, may nadagdag, may nawala, may nadagdag. Ganun ang normal na buhay. Hindi laging pantay. Minsan tataas ka, minsan magkakaroon, minsan mawawalan. Yun talaga ang realidad ng buhay. So nawawalan ka talaga. Next. Ayan, syempre, nung pumasok ako sa 1OT, tinanong ako ng speaker doon sa head office that time. Sabi niya sa akin, ano man dahilan mo, bakit mo ginagawa si 1OT? Sabi sa akin ganun, ang sinabi ko lang, ang gusto ko lang magkaroon ng extra income. Kasi hindi ko alam yung sinasabi niyang juice, hindi ko alam. Yung juice na OT juice, hindi ko alam para saan siya. Oh, kumbaga, kahit hindi ko alam siya, hindi ko alam dahil sa pakikinig ng pakikinig sa training, natututo po akong alamin ano ba ang benefits ng 1OT juice sa buhay po natin lahat.
Ano po ba ang benefits ng products sa buhay natin lahat? At the same time, habang natututo ka, nagkakaroon ka ng skills at doon mo nauunawaan na pwede ka palang mangarap para sa sarili mo. Kasi kung ako lang ang tatanungin, pwede na ako sa isang kahig, isang tuka. Pero nung nakarating ako kay Opti, grabe po, sila po, lahat po ng mga trainer doon, sila po ang nagturo sa akin paano mangarap para sa pamilya, paano mangarap para sa sarili, paano mangarap para sa magulang. So yun, ang deepest why, kailangan alam mo bago mo gawin si One Opti, kailangan alam mo ang dahilan mo bakit mo siya gagawin. Una, pamilya. Pangalawa, mga kaibigan mo, mga surroundings mo, mga katrabaho, lahat ng relatives mo, dapat willing kang tulungan sila. Okay, syempre, yung dahilan mo, bakit mo gagawin si Opti, yung pangatlo, yung pangarap mo. Ano ba yung pangarap mo? Sa pangarap mo, kailangan specific, dapat alam mo siya. So ano ba yung mga pangarap natin sa buhay? Yun yung kailangan mong alamin sa sarili mo. Yan, yung dreams. Every dream has a price tag on it. Are you ready to pay the price? Yeah. So, di ba, ang pangarap, hindi yan basta naisip mo lang, tapos tutulugan mo na, iisipin mo hanggang gabi, tapos matutulog ka na. So, ang pangarap, hindi yan ibinigay sa'yo para isipin lang. Ang pangarap, inibigay yan sa'yo ni Lord para tuparin. Hindi lahat ng tao sa mundo may pangarap. Hindi lahat. Pero ikaw na nangangarap ngayon, isa yung blessing kasi may pangarap ka. Yun nga lang, merong paraan para makuha ito. Ano po ba yun? Merong mga pangarap na kailangan mong kunin. Ano ba yung mga klase ng pangarap na meron ka, ang isang tao? O kung ikaw, nakikinig ka, ano ba ang pangarap mo? Malamang isa ito sa pangarap mo. House and lot. Diba? Sino ang nangangarap ng merong house and lot na merong malaking swimming pool sa harapan o sa likuran ng bahay? Sino ang nag-i-imagine? Guys, minsan, yung pangarap kailangan i-internalize siya. Kailangan na i-imagine nyo kahabang pumipigit ka, nakikita mo nandun ka, naka-stay doon sa bahay na gustong-gusto mo. Kung ikaw ngayon walang bahay, it's time na mangarap ka. Dapat tinatanong mo sarili mo, ito na ba ang bahay na para sa akin hanggang sa dulo? Hindi. Kung ikaw tao, dapat may bahay ka. Karapatan mo yun. Yung langgam nga may bahay, ikaw pa kaya na pinakamahalagang nilalang ng Diyos. Diba? Next. Car. Yan. O lahat ng tao, lalo na ngayong pandemic, kailangan ng sasakyan. Bakit? Kung sa panahon ng pandemic, hirap talaga ang magbiyahe. Ano na natin to? Kailangan na natin talaga ang sasakyan sa buhay natin. Bakit? Kasi yan ang magagamit natin para maging safety tayo lahat. Meron nga, may kamotor, okay rin eh. Nagkaroon din ako ng motor dati. Kaya lang, yung motor na nakuha ko sa Opti ay meron pa rin dangers na kailangan alalahanin. Siyempre, dalawa lang ang gulong niyan. Pero blessing pa rin yan. Bakit? Kasi sasakyan pa rin yan. Yun nga lang, may konting danger pagdating sa daan. Okay, sa lahat naman ng bagay. Pero itong four wheels, anumang klase ng car ang gusto mo, isang pangarap din yan. Kailangan ngayon pa lang alam mo sa sarili mo, anong kulay ba? Anong klaseng sasakyan ang gusto mong mapunta sa iyo? Anong klaseng brand ng car ang pwede mong makuha? At kapag magkasasakyan ka na, saan ka pupunta? Sino ang isasama mo sa unang biyahe mo kapag ikaw ay may sasakyan na? Diba? Kailangan nai-imagine natin yan, nai-internalize natin yan. Kung ikaw ay business-minded at gusto mong mabago ang buhay mo, kailangan isa ang sasakyan sa pangarap na meron ka. Okay, next. Siyempre, meron din dito, hindi lang bahay, hindi lang sasakyan. At siyempre, kasama na dyan sa pangarap, yung good health. Aanin mo ang pera kung ang kalusugan mo naman ay hindi maganda. Diba? Paanin mo yung sasakyan kung ang kalusugan mo naman ay hindi maganda. Diba? For example,
kung ikaw ay may edad na ngayon. Okay. Kung may edad na. Kadalasan, sa may edad ngayon, kapag ayaw ng malamig na temperatura, pag sumakay ka sa napakagandang sasakyan, siyempre, meron niyang aircon. Malamang pag ikaw ay matanda na ngayon, ay hindi mo at nakuha mo yung pinakamagandang sasakyan na gusto mo, malamang heater na ang gagamitin mo para doon sa sasakyan mo. Kasi bakit? Kasi hindi mo siya may-enjoy. Dahil nga, nananakit tayo yung mga kasukasuan mo sa sobrang lamig. So, kailangan ngayon pa lang, bata ka pa, magpalakas ka na para sumabay yung health mo at good life mo sa pagkuha ng pangarap mo sa bahay mo at sa sasakyan. Next. At syempre, yung meron, dahil tayo ay human being, nagkakaroon tayo ng pangarap pagdating sa time freedom. Ayan. Napapansin niyo po, yan po ang isang parte ng Namanday Resort ni Chairman Marvin Barrow. So ayan, nakikita niyo mo, may dagat sa outside, tapos meron pang swimming pool inside. So ganun pala pinaramdam sa atin ng may-ari. Ano ba ang masarap na buhay na pwedeng makuha mo sa 103? Doon ko na-realize na hindi pa pala, kung ako nahihirapan ngayon, hindi pa pala ito yung aking legacy na pwedeng makuha. Hindi pa pala ako tapos. Kasi pinakita sa atin ni Chairman na yung meron siya ngayon ay pwedeng makuha ng kahit sino na magtsatsaga na kukunin ang pangarap niya sa buhay. Isa dyan, magkakaroon ka ng time freedom. So kung ibabalikan ko ang panahon na ampliyado ko, malamang kung nandyan ako ngayon, nangingilig siguro ako or nag-aalala ko siguro ngayon kung baka mamaya tumawag na yung boss ko kasi inaalala ko yung trabaho ko. Pero dahil umalis na ako sa pagiging empleyado, nagkaroon po talaga ako ng time freedom. So wala akong inaalala na tatawag sa akin, nasaan ka na? Diba? At syempre, financial freedom. So isa yan sa mabibigay sa atin ng business. Hindi kayang ibigay ng simpleng employee ang financial freedom. Bakit? Kasi po, sa pagiging employee, ang income natin diyan ay fixed. Kahit ito nga masakit sa pagiging empleyado. Ang tamad at ang masipag pag pinagsama sa isang trabaho, wala, magkaiba sila na ginagawa pero parehas lang ang sahod. Pansin nyo? Ang tamad at ang masipag pag pinagsama sa trabaho, parehas lang ang sahod. Maliban na lang kung umangat siya ng level or position sa trabaho. 'Di ba? Kung ikaw ay manager, malamang meron kang karagdagang income para sa pamilya. Paano kung ikaw ay production operator? Paano kung ikaw kagaya ko ng merchandiser? Paano kung ikaw ay nag-assist lang sa mga boss natin? So isa 'yan sa pigil ang pagkakaroon ng financial freedom kasi binabayaran tayo ng ating boss. What if ikaw mismo ang boss ng sarili mong negosyo? Ikaw mismo mag-iisip, ikaw mismo ang magpaplano, ikaw mismo ang mag-handle ng negosyo mo. Yung kayang gawin mo na sipag, tiyaga sa pagiging empleyado, kung dito mo siya ilalagay sa business, malamang hindi lang yung fixed income ang meron ka. Mas malaki pa doon. Doon mag-uumpisa yung financial freedom. Okay? Success. Siyempre, ang success ng buhay ay nakadepende sa ating sarili. Success depends on the second letter. Sino yun? Yung letter U. So, hindi yan manggagaling sa ibang tao. Hindi yan manggagaling sa barkada mo. Hindi yan manggagaling sa relatives mo. Ang success ay nakadepende sa iyo. A journey of 1,000 miles begins with a single step. So, totoo ito. Ayon kay Confucius, kahit anong ganda ng plano mo, kahit anong goal ang gawin mo sa buhay, kung hindi ka humahakbang, kung hindi ka lumalabas ng bahay,
kung hindi ka nag-share at kung hindi ka tumutulong, wala ka talagang mararating. Kailangan lampasan mo yung dati mong ginagawa kaysa kahapon. Kung ano yung ginawa mo kahapon, ay resulta yan ng decision mo kahapon. Yung, kung ano yung resulta mo ngayon, yun ay resulta, yun ay decision mo kahapon. So ngayon, may pagkakataon ka na mangarap. May pagkakataon ka na baguhin ang buhay mo simula ngayon. Yung nga lang, kailangan, nung kapag nakita mo na si one opti sa buhay mo, kailangan humakbang ka. Kailangan mag-decide ka. Kailangan kumilos ka. Bakit? May pangarap ka eh. Malaki ang pangarap na meron ka. Kung pepresyon mo ang pangarap mo na bahay, magkano? Palagay natin 10 million, 20 million, 30 million. Sasakyan, magkano ang halaga ng sakyan na kailangan mo? 10 million, 5 million? Di ba? Kung magkano ang savings na kailangan mo sa buhay, para sa pamilya? Let's say 10 million. Okay? Kung financial freedom o savings o health, kailangan may presyo. So ang pangarap, kailangan may presyo. Hindi yan, gusto ko, may pangarap ako, ito lang, okay na yun. Kailangan may presyo ka. Kailangan nakalista mismo, isinulat mo mismo ang presyo ng pangarap mo. Kasi kung ano ang presyo ng pangarap mo, ganun din yung laki ng hakbang mo araw-araw. Di ba? Kailangan may presyo yan. Yan ang totoong kailangan mong gawin. Next. How can you... Ayan, wait lang. Saan tayo? How can you get your dreams? Okay. Paano ba makukuha yung tinatawag na millions? Okay? Paano ba makukuha yung tinatawag na millions na halaga ng pangarap mo? Makukuha mo ba siya sa pagiging empleyado? Type 1 po, kung hindi. Ayan. Ayan. Okay, tingnan niyo po. Ayan. Makukuha mo ba siya sa pagiging empleyado? Next. Makukuha mo kaya siya sa pagtatrabaho abroad? Tandaan po natin, guys. Ang pagtatrabaho sa abroad ay isa yang source of income. Pero kung tatanungin mo, kung merong kakausap sa inyo na sinasabi, ay kaya ka naman nag-networking na ganito kasi mukhang pera ka. May nagsabi na ba sa inyo ng ganun? May nagsabi na ba sa inyo? Wait lang, guys. Okay. Yung sabi nga nun. Pero guys, tino ha, ang disadvantage, hindi ko naman sinaminamasama ang working, ang pagtatrabaho abroad. Kasi ang aking mga lolo at aking mga tito ay nagtrabaho abroad. Pero isa lang po ang napansin ko. Si Ma'am Michelle, yung asawa ko po, nagtrabaho siya abroad. Pero meron siyang negative part na nangyayari. Oo! Nagtatrabaho sila hindi dahil mahal nila yung boss nila, nagtatrabaho sila dahil gustong-gusto nila yung buhangin sa Saudi, 'di ba? Dahil mas mainit doon, gustong-gusto nila 'yon. Hindi, nagtatrabaho sila dahil sa pera. 'Di ba? Lahat tayo nagkailangan talaga ng pera. Nga lang ito yung nangyayari, yung realidad. Sa pagtatrabaho natin sa ibang bansa, ang nangyayari po, naiiwan ang ating mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Ang masakit minsan, kapag ikaw ay nagtrabaho sa ibang bansa, ang nangyayari dito sa Pilipinas, kung ano yung pinapadala mo, winawaldas naman ng pinagbibigyan mo dito. Ibig sabihin, habang nagtatrabaho ka, yung ipon na dapat meron ka, hindi nangyayari. Kasi laging may emergency. Ay, bibili ko ng ganito. Ay, kailangan ko ng ganyan. Ay, birthday na ganito. Diba? Ang nangyayari po, pagbalik mo dito sa Pilipinas, dahil walang income na napasok, mauubos ulit yung pinag-ipunan mo. So, isa yan. Yung working abroad ay pwede mong makuha ba sa pagtatrabaho sa ibang bansa? Partially, meron.
Pero merong karamihan sa pag nagtatrabaho sa ibang bansa ay wala pa rin naiipon. Okay, next. How can you get your dreams come true? Ayan, pwede ka rin pong magtayo ng business, traditional business. Ngayong pandemic, alam naman natin lahat, ngayong pandemic, maraming nagsara na negosyo. Kahit na sikat na kumpanya ngayon ay nagsasara dahil sa pandemic. Pero ang one of the guys, okay, dito ko naranasan nung anon, kwento ko lang guys, nung ako po ay nag-decide na mag-resign sa trabaho last March 2020. Actually kinabahan talaga ako. Kinabahan talaga ako nun. Kasi nung time na nag-declare si President Duterte ng total lockdown sa buong Pilipinas, eh nag-file ako ng resignation March 1. Kaya nung nag-declare siya ng March 15, ako kinabahan ako. Paano yun? Hindi ko na pwedeng bawiin yung pinel ko na resignation sa trabaho sa San Miguel. Pero dahil nandiyan na yan, ipinel ko na sa office, sabi ko nga eh, take it or leave it. Hindi pwedeng umatras. Hindi pwedeng umatras kasi nandun na. Nag-decide na ako, gagawin ko yan. Hindi ko alam kung anong pwede mangyari dahil lahat halos ng pwedeng daanan ay naka may checkpoint. Pero habang ginagawa ko siya, habang tayo ay nasa pandemic at bawal lumabas sa mga karamihan, ako po ay nanatili sa labas. Nanatili ako from March 2020 up to this moment, nasa labas pa din ako. Pero hindi ko nga, sabi ko nga, kung ang iba natakot tumabas, ako po, isa po ako sa humamon sa COVID na kung talaga bang totoo. Kung talaga bang totoo. So meron talagang nangyari na nawala ang buhay dahil sa COVID. Pero blessing pa rin, titingnan natin, kung ikaw buhay ngayon, di ba? Kung ikaw ay marusog ngayon, blessing kasi nandito ka pa. Blessing kasi meron ka pang reason meron ka pang kailangan gawin. May mission ka pa. Kaya ka nandito ngayon. Isa ka sa pwedeng makatulong sa ibang tao na nahihirapan niya. So, doon ko nakuha yung sinatawag na expansion ng business. Yung kaba ko dati, dahil tayo ay booster ng immune system, grabe po talaga si One Opti. Sumobrang lakas po ang benta ng Opti juice po natin at doon ko nakuha Lars from March to September 2020, doon ko po nakuha ang million kay One Opti. Ayan. Ang tatanong niyo, motor pa lang po ang ginagamit ko that time, pero grabe po ang biyahe ko niyan, Laguna, Batangas, pero sulit po ang ginawa kong party na yun. Bakit? Kasi doon ko nakuha ang first million ko kay One Opti. Pandemic result talaga. Okay, next. So sa traditional, pwedeng maibigay sa ito. Kaya lang, kapag traditional business, kailangan, ang may batas ang traditional business, kailangan, kung para malaki ang kita mo, kailangan malaki rin ang puhunan mo. Ang tanong, kung ikaw ba may puhunan o gusto mong gawin ang traditional business, may puhunan ka ba na kaya magtayo ng traditional business? Or else, kung may puhunan ka, maglabas ka ng malaking puhunan, ready ka ba na mawala yan, mabankrupt kasi pandemic na yan? Di ko naman sinasabing negative kita. Pero what if mangyari? Ready ka ba na mawala ang puhunan na ilalabas mo sa traditional business? Pero ito, dito kay Optic guys, sa simpleng maliit na halaga, merong kakaiba. Ayan, ito po yung isang source of income na pwede mangyari. Yan, yung tinatawag na, ito po ang isa sa magbibigay sa iyo ng pangarap. MLM, multi-level marketing. Dito, maliit lang ang puhunan na kailangan mo dito, na kayang magbigay sa iyo
ng malaking resulta. Kayang magbigay sa iyo ng pangarap para sa pamilya. Kayang magbigay sa iyo ng sasakyan, ng bahay. Bakit ko nasabi? Kasi nangyayari na siya. Okay? Nangyayari na. Ang negosyong ito, na maliit lang ang puhunan, pero kayang magbalik sa iyo ng mas malaki, ng mas mabilis. Ang multi-level marketing, kaya nga ako, proud ako na maging isang networker, tawagin. Sino nga po? Pakitype nga po, proud networker ako. Yan. Pakitype nga po sa inyong mga text natin. Proud networker ako. Sino dito ang nahihiya pa na ikaw ay tawaging networker? Ayan. Sino dito ang nahihiya pa? Okay? Kailangan ikaw mismo internalize mo, naiintindihan mo, nauunawaan mo na ikaw ay nasa negosyo ngayon bilang isang entrepreneur ni One of T. So kailangan ikaw mismo proud ka sa ginagawa mo. Bakit? Hindi ito madali. Hindi ito pag sinabing pumasok ka rito, yayama ka agad. Hindi po. Meron tayong tinatawag na success. Yung una, yung instant na kapag tumaya ka daw sa loto, pwede kang instant mayaman. Pero ang tanong, kapag ikaw ba nagkaroon ng million sa buhay mo, kaya mo bang i-handle? Kasi hindi ka naman ready doon. Pero meron yung tinatawag na pagyaman na nasa proseso. Payayamanin ka unti-unti, pero nauunawaan mo paano mo siya nakukuha. Nauunawaan mo paano pahalagahan ang negosyo mo. Kasi kung ano yung nahihirapan ka, doon mo nauunawaan yung halaga na meron ka. Ayan. Ganun katindi ang networking business. Ito ay duplication ng sarili mo. So kailangan sa iyo pa lang, tapos na ang laban. Kailangan sa iyo pa lang, alam mo na yung mindset mo na kailangan mabago ang buhay mo sa negosyo. Yan. Kailangan alam mo rin, bakit nga ba? Why opti? Marami namang kumpanya na pwedeng pasukan pagdating sa networking business. Bakit why opti? Ano po ba ang nakapaloob kay One Opti? Ano ba yung kakaiba sa One Opti? Hindi ko naman sinasabi na siraan natin ang ibang kapatid natin sa industriya. Pero ano po ba ang advantages kapag ikaw ay nandito na kay One Opti? Okay, next. Siyempre, una, meron tayong nag-iisang may-ari. Basahin po natin yung sinasabi po niya nung siya ay nag-talk doon sa ating anniversary. Always remember that your present situation is not your final destination. Grabe, di ba? The best is yet to come. Get ready to take off. Subaybay na po ang lahat. Let's conquer the world of Timians by CEO President Marvin Barro. So, siya lang po ang nag-iisang may-ari ng One of T. Kung tutuusin, kahit wala si One of T, mayaman na po si Chairman. Okay? Mayaman na po si Chairman. Kaya lang ang tanong, ikaw ba mayaman na? Ikaw ba okay ka na sa buhay na meron ka? Handa ka na ba na ibigay ang lahat-lahat para sa pangarap mo? Okay, si Chairman kasi, ang kagandahan po sa ating may-ari, si CEO Marvin Barro, ay wala siyang inisip kundi ang kapakanan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Lalong-lalo na ang Optimians. Kasi ang iniisip niya rito, mabago ang buhay ng mga tao dito sa Pinas. Mabago ang buhay na papasok kay Opti. Mabigyan ng tsansa na mabago ang buhay nila. Mag-improve ang buhay nila. Yun ang gusto ni Chairman. Hindi kung siya lang ang isipin niya, pwede naman niya hindi kami si Opti. Pero itinuloy niya yon. Maraming trials ang nangyari bago na itayo, ma-establish si One Opti. Gaya na po sinasabi ni Coach Hans kanina, grabe po ang plano ng ating Chairman. Magkaroon talaga ng sariling planta na operation na po ngayon. Operated na. Diba? At magkaroon ng mga hubs sa mga bawat lalawigan. At syempre, makonquer din natin yung ibang bansa. Ganong katindi ang future po natin. Tandaan nyo guys,
a millions po rito kayo, a millionaires dito kay One of T ay iilan pa lang. So fresh na fresh po ang ating kumpanya. Next, syempre, Y of T, meron tayong very effective na product. Yan siya. So isa yan sa dapat na ipinagmamalaki ng Optimians. Kung walang product, walang business. Kailangan may business ka. Ito matindi. Yung product na meron ka, kayang magpatayo ng nakahiga. Kayang magpabangon na nakahiga na. Bakit ko nasabi? Kasi nakita ko na yan sa Bicol. Nakita ko na yan sa Capiz. At maraming pang lugar na nakita ko mismo ng dalawang mata ko na ang optimus po natin, ang kape natin ay very, talagang sobrang effective. Bakit? Yung tipong 6 years na nabalik-balik sa ospital dahil lang po sa One of T. Akalaan nyo, 1 year na siyang hindi nagbabalik-balik sa ospital dahil kay One of T. Ang kagandahan noon, habang hindi siya nagpapa-ospital, yung lagi nilang ginagawa na pa-ospital every year, naisip nila yon. Ngayon, nakakabili na sila ng panibagong lupa para sa pamilya. Ganun kaganda ang health po sa atin. Kayang mag-save, kayang makapag-ipon, kayang mag-progress ng buhay kapag nakapag-save ka para sa health mo. Okay, next. At syempre, Y of T, tayo po ay meron tinatawag na unique comp plan. Ayan. Sobrang ganda po ng comp plan po natin. Kung ngayon, ikaw ay member, guys, yan ang isa sa dapat mong pag-aralan. Skills pagdating sa pagbasa ng account. Skills papaano kumita. Skills para papaano kumita ang left and right mo. Okay? At tayo po ay meron tinatawag na 7 heads sa bawat member. Kung lahat yon may kakayahang kumita ng 1 million isang buwan at meron kang 7 heads, kaya mong kumita kay One of T ng 7 million a month. Diba? Ganong katindi ang One of T comp plan. Kung i-compare niya sa ibang comp plan, ay mas matindi talaga to. So, aralin nyo po para mas maunawaan nyo, paano ba kumita? It's time na kailangan tanungin nyo na si Upline. Kulitin nyo si Upline, magpaturo ka. Huwag kang pumayag na hindi ikaw ang nag-i-encode. Okay? Magpaturo ka paano mag-encode para maramdaman mo paano kumita kay One of T. Kasi kung hindi mo siya gagawin at meron ka lang tag-i-encode, sayang naman. Tandaan po natin, ang business na to ay para magkaroon ka ng duplication sa ilalim. Paano ka magkakaroon ng duplication kung ikaw mismo hindi mo alam paano kumita kay One of T? So aralin mo siya. Magpa-guide kay Upline. Laging kay Upline. Okay? Next. At syempre, yung timing ng kumpanya. Ayan. Meron tayo, syempre, meron tayong branches sa Manila, sa Quezon City, at meron na rin tayo sa Cebu at sa City of Brands. So napakadali na para sa Pilipinas, sa mga Optimians ng Luzon, Visayas, Mindanao, ang makapag-travel o makapag-transport ng product sa bawat lalawigan. Kasi inilapit na po ni Chairman yung ating offices. Okay? Na ininilapit na para maging madali para sa lahat. Kaya huwag kayong kabahan kapag nawawala ng product si Mobile Stockies. Guys, tawag nyo lang kay Upline. Magkakaroon ka ng stock. Okay? Ganun katindi ang yung very timely yung ating One of T. So ngayon, magpo 4 years na, malapit na ang ating third year anniversary. Next. Ano yan? Okay. How to become successful entrepreneur in One of T. Siyempre, kailangan meron kang tinatawag na customers. Kailangan member ka bago ka magkaroon ng customers. Kailangan meron kang ideas at market. At syempre, kailangan meron kang planning. At syempre, dito sa negosyong ito, kailangan may grupo ka. Para magtagumpay ka sa negosyong ito, hindi, oo, kaya mo magbenta, pero pagbenta-benta lang ang gagawin mo kay One of T, mapapagod ka lang. Kailangan ikaw ay builder
Kailangan meron kang pinamumunuan. Kailangan meron kang grupo. Bakit? Duplication po ito. Kailangan naduduplicate ka as a entrepreneur. Kailangan meron kang business partner sa ilalim mo. Ganon kaganda ang business. Kailangan member ka muna. Ayan. At meron mga klase ng member. Yan yung tinatawag na follower lang. Okay? At meron namang tinatawag na achiever. Na kapag member ka na, gusto niya laging meron siyang nakuhang mga achievement. Diba? Meron tagapalakpak lang. Meron achiever, gusto niya meron siyang nakaginawa. At syempre, yung letter C, yung leader na kayang mag-build ng pundasyon sa ng grupo niya. Hindi puro income, pera-pera lang pinag-uusapan. Relasyon, kaya makipag mag-build ng relasyon sa kapwa niya of team yan. Hindi lang sa member, hindi lang sa crossline, kundi sa lahat ng aspect ng buhay na meron ka, pwede ka makatulong kasi leader ka. So kung ikaw ang papipiliin, anong klaseng member ka kay One of T? Follower ka ba? Achiever ka ba? O leader ka ba? So anong gusto mo? Ayan siya. Next. Merong limang klase ng leader. Ayan. Sa akin, limang klase yan ha. For me, meron limang klase ng leader. Ano po ba yun? Merong owl. Ayan. Napapansin nyo ba, kung ikaw ay kasama sa GC ngayon, napapansin nyo ba, merong member or merong leader daw na nakamasid lang sa GC. Ni ayaw magsalita. Observer, kumbaga. Ayan. Ayaw i-expose yung sarili. Ayaw ilabas yung meron siya. Gusto niya nakatingin lang siya. Yan yung isa sa klase ng leader. Malamang kung yun ang leader na ganyan, meron, kung meron kang leader na ganyan, or ikaw mismo ay leader na ganyan, ang maduduplicate mo sa ilalim, owl din, tagamasid din. Bakit? Kasi kung ikaw ang sinusundan niya, yan din yung magiduduplicate mo. Ito yung pangalawa. Yung turkey. Ayan. Ano naman klase ng leader yung turkey? Yung tipong pagpasok mo pa lang sa isang venue or isang pagtitipon, kadalasan merong mga sinabi yan. Yung tipong nakaangat agad yung balikat, nakabuka yung mga braso, nakita mo kalo-kalo mo maglakad hindi pwedeng masagi. Nakala mo hindi tatabla ng bala. Ganun katindig. Na kapag nasagi mo, maingay. Ganyan ang klase ng leader. Turkey. Maangas. Uy, kaya kong magpayaman. Kaya kitang payamanin upline. Mga ganun. May narinig akong ganun eh. Kaya kong magdala ng 100,000 tao dito. Isang event pa lang. Maraming ganyan na makikita ka dito. So, ano, pero syempre, mas maganda na ginagawa mo siya kaysa sabihin mo lang. Okay? Next. Ito naman, yung chicken. Meron naman chicken. Ito, mataas ang pride nito. Okay? Mataas ang pride nito. Maingay. Pero walang resulta. Isa yung klase ng chicken na napakaingay, pero konting problema lang, maingay na, reklamador na. Nagre-reklamo, puro reklamo. Meron ganung klase ng leader. Kapag nagkaroon problema, reklamo. Konting kibot, reklamo. Diba? Pero guys, lahat tandaan nyo, sa pagiging leader, kailangan marunong ka mag-absorb ng challenges or pinagdadaanan ng iba. Kailangan kaya mong isuot yung tsinelas o sapatos ng bawat member mo sa ilalim. Kasi kung sarili mo lang iintindihin mo, ang mangyayari po dyan ay self-centered ka. Kailangan naunawa mo ano ba sila. Ano ba yung kaya mong itulong as a leader? Ano ba yung pwede mong ma-impart sa kanila para mag-improve kung the way they take, the way they do, kung ano sa pagdinegosyo. Okay? Next. Ayan. Ito naman yung isang klase naman ng leader. Yung pagiging lion. Na kapag siya ay napunta sa isang lugar, kine-claim niya na kaya niyang i-conquer ang lugar na yun. Na hindi siya papayag na sakupin lang ng kahit sino. Ang gusto niya, kapag tumungtong ang mga paa niya doon, kung nasan siya, siya ang hari.
kaya niya mag-build ng isang grupo, kaya niyang pamunuan ang isang lugar kapag nandun siya. Kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, kaya niyang ipagtanggol ang kanyang nakasakupan. Yan ang klase ng leader na tinatawag nating lion. Okay, next. Ito naman yung isang klase ng leader na matindi mag-isip. Kumbaga, observer siya, pero tinitingnan niya ang bawat galaw ng kanyang mga members. Pinagpaplanuhan ng strategically saan pwedeng magkaroon ng improvement, development. Kumbaga sa bagyo, kahit magkaroon man ng gusot sa grupo niya, naandun siya sa taas para tingnan anong pwede niyang gawin, ano yung pwedeng solusyon na pwede mangyari para ma-develop lahat ng grupo. Kumbaga, itong agila na to, kapag may bagyo na dadaan sa kanyang lugar, ang ginagawa niya, lumilipad siya ng mataas. Lumilipad ng mataas at hindi siya nag-i-stay sa mismong bagyo. Okay? Hindi siya mismo doon nag-i-stay. Doon mismo siya sa ibabaw ng bagyo. Okay? Doon mismo siya. Gumagawa ng plano saan pwedeng hanggang sa matapos yung bagyo na yun. So, kayang lumipad. Ito yung leader na hindi kailangan si upline. Hindi kailangan upline, samahan ko sa ganito kasi hindi ko kaya mag-talk. Ay, upline, punta ako dito kay nakapitan kasi hindi ko kaya mag-talk, samahan mo ako. Ito yung leader na kayang lumipad mag-isa. So, mangyayari lang yan, isa sa mga milyonaryo, okay, isa sa katangian ng milyonaryo kay Opti ay ang pagiging agila. Bakit? Dumaan siya sa team building. Hindi ko sinasabi na lahat ng nag-umattend ng team building, successful. Depende po yan kung paano mo tatanggapin yung resulta ng team building sa buhay mo. Kasi doon, ite-train ka sa pagiging hard work, pagkakaroon ng strategy, pagkakaroon ng patience, at pagkakaroon ng tamang mindset para sa pangarap mo. Kailangan maramdaman mo yun. Kung meron mang hindi nagsasucess dito kay Opti, yan yung mga tumitigil. Yan yung humihinto. Pero lahat na nagpapatuloy kay Opti, muna nung umpisa hanggang ngayon, guys, sigurado ako magkakaresulta. Bakit? Everyday na di-develop yan. Everyday may nadaragdag dyan. Everyday may nakukuha yan na hindi niya namamalayan na magbago na yung buhay niya. Okay? Ganon katindi yung tinatawag na kaalaman pagdating sa negosyo. Kayang baguhin ang nakapaligid sa'yo at ikaw mismo. Yun. Ayan. Siyempre, ang isang leader ay merong attitude. Ayan. Siyempre, ang ano bang attitude meron ng isang leader? Kailangan humble. Okay? Kailangan humble. Kahit na makuha niya ang million kay Opti, kahit na yumaman siya, hindi dapat kakainin yung nauna sa'yo. For example, may nangyari ganito. Kung ikaw ay nauna, okay? Kung ikaw ay nauna sa Opti, pero napag-iwanan ka at yung kasama mo ay biglang umangat at biglang yumaman. Biglang nabago ang buhay, pero ikaw nandito ka ba din? At yung taong yun na nagbago ang buhay ay nagyabang. Kaya sabi ko, guys, huwag niyong tutularan. Kailangan dito kay One Opti, kapag yumaman ka, stay humble. Bakit? Ang dahilan kung bakit ka nandito kay One Opti, dahil sa upline. Ang dahilan kung bakit ka natuto sa pag-Opti, dahil kay upline. Dahil sa mga tao nag-mentor sa'yo. Kaya wag na wag po natin kakainin ang mga tao na guide sa atin. Kasi anytime nakatingin ng Diyos sa taas, pwede niyang kunin yon kapag ikaw ay nagmayabang sa sarili. So lahat tayo ay mayroong kakayahan na matupad ang pangarap. Huwag ka lang tatapak ng iba. So kailangan maging modelo ka kay One Opti. Kailangan maging modelo ka ng grupo mo. Okay? Isa yan sa pagkakatangian ng pagiging leader.
attitude na mabuti. Okay. Kailangan productive. Yan. Kailangan productive ka sa pagiging leader. Kailangan meron kang may resulta. Okay, may resulta yung ano mo, yung pagiging leader. Bakit? Hindi lang ang resulta, hindi yan nakabase sa bahay, kotse. Ang resulta, nakikita yan kung gaano nakadami yung nabago na buhay na nakapaligid sa'yo. Ganun siya kasarap tumulong sa iba. Ang isa sa katangian na dapat meron attitude ng isang leader, dapat teachable. Hindi siya acne. Yung tipong kahit ikaw ay meron ka ng pinagdaan ng networking, pagdating sa kultura ng opti, kailangan ibaba mo yung price. Kailangan willing ka pa rin matuto. Kailangan magpasakop ka sa opti culture. Tandaan natin, kailangan natin si opti. Hindi si opti ang may kailangan sa atin. Kaya nandyan si One Opti para bigyan tayo ng chance na mabago ang buhay. Okay? Nandyan siya para tulungan ang pamilya natin. Hindi tayo ang dahilan kung bakit si One Opti ang kailangan natin. Yun ang kultura natin ngayon. Yan ang kultura. Kaya ikaw, hindi ka pwede magmayabang. Kasi kailangan natin si Opti. Kasi yan ang makakatulong sa atin. Sa pamilya natin. Kaya kung ikaw man na nag-training yun, salamat sa'yo. Salamat sa'yo guys. Kasi nandito ka. Kasi kahit alam mo na, nandito ka pa din. Kahit alam mo na yung sinasabi ko, nakikinig ka pa rin. Ganon din po ang gawin niyo po sa grupo niyo. Kahit alam niyo na ang sinasabi ng downline niyo, makinig ka pa rin. Bakit? Yung masarap pa kaya ng pakiramdam na na-appreciate ako ng upline. Ang sarap kaya ng pakiramdam na na-appreciate mo yung ilalim mo. So hindi yan kagaya, wala tayo sa empleyado na ang kayang ibigay lang ay minsan yung perfect attendance. Dito sa negosyong ito, appreciation is the key. Kailangan marunong ka mag-appreciate. Bakit? Hindi lahat yan kaya mag-appreciate ng ginagawa mo. So yung instead na thumbs up lang ang gagawin mo sa GC, guys, ibuka mo yung bibig mo, i-type mo yung gusto mong sabihin. Huwag thumbs up lang. Huwag tamad. Okay? Huwag tamad. Kailangan ma-inspire mo sila sa pamamagitan ng magandang pakiramdam mo sa kanila. Appreciate your team, yung kanilang ginagawa. Kasi doon kanila maduduplicate. At syempre, lastly, yung tinatawag na yes, upline attitude. Okay. Yes, upline attitude, in a sense, na makakatulong sa pag-network mo. Pero pag sinabi ni upline, tumawid ka sa kalsada na mayroong, tumawid ka sa kalsada kahit may parating na bus, ay huwag naman. Okay? Yes, upline attitude, kailangan yan yung makakatulong sa grupo. Pag sinabihan ka na gawin mo to, gawin ka maggawa ka ng meeting, okay? Mag-ipon ka, pag-usapan natin, gawin mo. Pag pinapunta ka sa isang lugar para sa isang business meeting, gawin mo. Sumunod ka. Kasi bakit? May maitutulong yun sa'yo. Minsan, pag pinapunta ka mag-isa ni upline, bari si upline, request ng request, meeting na naman, puro meeting. Diba? Kung hindi magpapatawag or hindi magbibigay si upline ng makakasama sa'yo. Laging si upline ang makakabut, yung ang tinuturo niya, yung makakatulong sa'yo. Okay? Tandaan po nyo yan, ha? Yes, upline attitude. Next. At syempre, sa pagiging leader, okay, iwasan natin yung tinatawag na tatlong I. Okay? Iwasan natin. Ano yun? Ano yung I na yun? Yung inggit. Na imbis na matuwa ka sa achievement ng member mo, ng crossline mo, o ng kapwa-optimist mo, alisin mo yung inggit. Kailangan yung result nila, yung tagumpay na nakukuha nila, dapat na-inspire ka doon. Kailangan tanungin mo, wag mong pigilan sarili mo na magtanong paano niya nagawa. Tanungin mo siya. Minsan, nakatingin tayo sa resulta pero hindi natin inaalam paano niya nakuha 'yon. Guys, i-open mo ang bibig mo.
Tawagan mo, upline mo. Paano niya nakuha yun? Paano niya? Kailangan matikuloso ka talaga. Paano niya nakuha yun? Gagayahin ko yun. Gusto ko rin nun ng ganun. Okay? Hindi yung inggit na galit ka. Inggit dahil gusto mo makuha yung bagay na meron siya na kaya mo rin kunin. Okay? Inis. Wag na wag kang maiinis. Kahit minsan yung kasama mo sa grupo ay reklamador. Okay? Wag kang mainis kung ang kasama mo sa grupo ay laging late. Pwede mo silang pagsabihan. Pwede mo silang pagsabihan. O kaya, wag kang mainis kapag merong mga kaibigan sa paligid mo na sinasabi sa iyo na, ay, wala kang mararating yan kay Opti. Tigil-tigilan mo na yan. Wag mo na akong isama dyan. Naranasan niyo ba yon? Ha? Naranasan niyo na ba yung ganun? Guys, tandaan niyo. Kahit sinong taong kaharap nyo at dinidiscourage kayo nila sa pangarap na gusto nyo makuha, balikan nyo sila ng tanong. Kung ako ba makikinig sa'yo at iiwasan ko si Opti, meron ka bang plano para sa pamilya ko? Pag wala, huwag mo na siyang pakinggan. Ikaw na nangangahas, nalampasan ang dating ikaw, kailangan nakapokus ka. Huwag mong pansinin na nagbibigay ng negativity sa'yo. Mag-focus ka sa gusto mong marating. Okay? Huwag mo naman silang awayin, guys. Sinasabi ko, huwag mo silang awayin. Kasi darating ang time, kung sila ay ayaw sa'yo ngayon, kapag resultado ka na, kusang lalapit yan. Dalawa lang yan. Lalapit para magpa-member sa'yo o lalapit para mangutang sa'yo. Saan ka doon? Okay? Saan ka doon? Okay, next. Yung maiinip ka. Okay, guys. Ito yung isa. Huwag kang maiinip. Huwag kang maiinip. Ang kailangan mo, as may experience guys, ha, maraming tao na nakakausap ko na ang tagal na nila sa network, pero naiinip. Huwag kang mainip. Bakit? Kung meron ka mang gustong marating, mag-adjust ka. First year mo, kay Opti, nakuha mo 20,000. Proseso yan. Pero hanapan mo ng paraan, saan ka pwedeng kumita pa? Kailangan open yung isip mo pagdating sa strategy, pagdating sa mga paraan. Paano ba ito apply? Kailangan matuto kang magtanong. Kasi kung hindi ka magtatanong, mahirap mag-isip na mag-isip. Tanungin mo. Kapag may tinabi sa'yo si upline, gawin mo. Ganun lang kasimple. Huwag ka mainip. Kailangan dito, gumalaw ka. Kaysa mag-isip ka na mag-isip, ano po bang magandang gawin? Next year, ganito gagawin ko. Bukas, paplano akong ganyan. Kaya alam, baka mamaya, hindi sumali. Di ba? Ay, anong ilan taon na ako dito kay Opti? Rookie pa din ako? Ano bang gagawin ko? Nakakainip na. Mag-quit na lang kaya ako. Di ba meron ganon? Guys, kung ikaw ay mag-quit, lalo kang walang mararating. Pero kung ikaw, hahanap ka ng paraan para kung paano mo malalampasan ang sitwasyon mo ngayon, guys, mas maganda yon. Kailangan tapatan mo ng galaw. Kailangan tapatan mo ng kilos. Hindi pwede magaling ka lang sa online. Kailangan gawin mo siya. Kailangan kumausap ka. Kailangan mangulit ka. Bakit? Kasi pangarap mong pinag-uusapan dito. 50 million, 100 million, tatamarin ka? Ay, huwag naman. Diba? Lalo na kung ikaw ay medyo elder na. Kung ikaw bata pa, ay gawin mo ang the best mo. Kung ikaw may asawa, pinipigilan ka ng asawa mo, nako, huwag mo nang pansinin. Darating ang time, pag ikaw meron ng 100,000 a week, kusang lalapit yan, yayakap sa'yo, Daddy, anong gusto mong kainin? Nakaligo na ako. Di ba may mga ganun? So, yung mga pagbabago ng buhay, okay lang na meron nagne-negative sa'yo. Kasi nga, kung ako yung tatarungin, nung nine-negative ako, lagi kong sinisigaw habang nagmumotor ako dati. Actually, totoo lang, nagmumura ako habang nagmumotor. Oo, nagmumura ako. Kasi pag inis na ako, nahihirapan ako, minumura ko talaga yung crowd. Kaya lang, dahil mabilis yung motor, hindi nila marinig na nagmumura ako. Okay?
Pero nagmumura ako dahil nagagalit ako bakit ganito pa rin. Ang baga ng progress. Pero sabi ko sa sarili ko, ngayon lang to. Lagi yung sabihin sa sarili nyo kapag nahihirapan ka, ngayon lang to. Ngayon lang to. Ngayon lang to. Tumarap ka sa salamin. Sabihin mo, ngayon lang to. Eh bakit? Bukas, iba na. Next week, iba na. Next year, iba na. Okay, walang magmo-motivate sa'yo dito kundi ikaw mismo. Hindi laging nandiyan si upline para i-motivate ka. Kailangan ang motivation mo, kung ano sitwasyon mo ngayon, dapat dyan pa lang motivated ka na. Yung sarili mo, dapat motivated ka na. Sa sitwasyon mo pa lang, motivated ka na. Okay? Next. Breaking the ball. Ayan. Yan ang mga taong to na nakapaligid sa atin. Yan yung mga pwedeng humadlang sa atin. Guys, tao yan. Maaring si tao yan, maaring sitwasyon yan, maaring pakiramdam mo yan, maaring baggage yan sa dati mong pinagdaanan. Guys, umpisa natin sa dati mong yung mga nakaraan mo. Oo, may pinagdaanan ka dati, maraming nag-reject sa'yo dati, marami kang pinagdaanan problema dati, okay yun. Matuto ka dun. Kaya ang sasakyan, mas malaki ang salamin sa harapan kaysa doon sa rear mirror. Kasi pinapakita sa iyo sa buhay, yung likuran, yung rear mirror mo, maliit lang kasi maliit lang na bahagi ng buhay mo ang pwede makatulong sa iyo. Ang mas malaking bahagi na pwede magpabago ng buhay mo, yung future. Doon ka tumingin. Simula ngayon, ano po ba yung pwedeng may, kumbaga kung merong mang nagne-negative sa'yo, tumingin ka doon sa hindi nagne-negative sa'yo. Kumausap ka ng mga taong hindi negative. Sumama ka sa mga taong hindi negative. Sumama ka sa mga taong resultado, sumama ka sa mga taong inspirado, sumama ka sa mga taong resultado. Bakit? Kung ano yung nagagawa nila, kaya mo rin gawin. Kung ano yung kinukwento nila, kaya mo rin gawin. Kung ano yung gusto nilang puntahan, kaya mo rin gawin. Bakit? Ini-internalize mo, ginagaya mo yung pwedeng mangyari sa'yo. Kaysa sumama ka sa chismisan, malamang marami ka talagang chismis na makukuha. Kung ang kasama mo laging galit, malamang lagi ka rin galit. Pero guys, pipili ka ng mga taong masasamahan. Pumili ka. Kung kailangan magbago ka ng list of friends, gawin mo. Kung yan naman ang papabago ng buhay mo. Diba? Kailangan basagin mo yung wall na dahilan kung bakit hindi ka makausad. Kailangan handa ka, kailangan buo loob mo. Nandito naman si Apply, nandito naman ang team. Magkwento ka, palalakasin niya loob mo. Pero siyempre, ikaw at ikaw pa rin. Decision mo pa rin na masusunod kahit anong mangyari. Okay? Dapat meron kang focus sa gusto mong gawin. Okay? Kailangan nakapokus ka. Maraming pwedeng humadlang sa'yo dyan. Oy, ano ba yan? For example, gabi ka na. Nasaan ka na naman? Nag-o-opti ka na naman ba? Wala ka pang sinaing. Nandiyan ka pa rin sa labas. Wala mag-aalaga ng anak mo. Diba? O kapag empleyado naman, ano ba yan? Imbis na magtrabaho ka, puro ka-opti. Kailangan guys, focus ka. So, noong time po ako nagtatrabaho, marami nagsasabi sa akin na huwag mong isabay yung office trabaho mo. Tama naman. Hindi ko naman siya sinasabay. Kinukwento ko lang. Kwento lang ako ng kwento. Pagbayad sa akin ng 8 hours, automatic, ang mindset ko, future ko naman ibibuild ko. Pinagsilbihan ko na kayo eh. Future ko naman. I-challenge ko talaga sarili ko, kailangan may kausap ako. Kahit ayaw mag-pay-in, okay lang. At least natututo ako. Alam niyo po ba ang bilang ko sa isang benta ng bote? Alam niyo po ba ang mindset ko doon? Kapag may bumili sa akin ng isang bote, silver na para sa akin yun. Ganun ko i-mindset ang sarili ko. Bakit? Kasi pag nakabenta ka, pwede in the future, kukuha siya ng ano sa akin, ng silver. Binibilang ko na agad siya ng silver. Diba? Ngayon, from one battle,
Ngayon po, nasa pumapalo po siya sa team ko pa lang, pumapalo na po siya ng 450 silver a month. Nangyayari? Nangyayari. Yung mindset mo, kailangan i-attract mo yung pwede mangyari sa'yo. Kasi kung ano yung sinasabi mo, yun din yung mangyayari. Kung sasabihin mo, malas ako, malamang malas ka nga. Pero kung sinasabi mo na magkakaroon ka ng maraming leader, magkakaroon ka ng maraming pain, yan ang pwede mangyari sa'yo. Be positive all the time. Okay? Focus ka lang. Huwag mong pansinin ang mga challenges sa buhay mo. Okay, pagdaanan mo yan. Okay, madapa ka, tumayo ka uli. Okay, mapagod ka, magpahinga ka, tumuloy ka uli. Ganun lang. Next. How? Paano ba gawin? Go out and do it. Nakikita nyo ba yung mga model na yan? Yan yung mga matitibay na pinagdaanan. Maraming pinagdaanan yung mga nakatalikog na yan. Ayan, lumaki na yung braso, lumaki na yung likuran, umitim na yung iba, pero still, guys, naandyan pa rin, pumapalo, nangangarap. Kasi naniniwala ang bawat isa na nandapapatuloy kay One of T, magiging milyonaryo ako kay One of T. Hindi lang 1 million, hindi lang 100 million ang pwedeng kitain mo kay One of T. Posible na billion ang pwede mong kitain kay One of T. Bakit? Ang market kasi natin, nasa ibang bansa, meron pa. Sa Pilipinas, kaya nang kumita ng million, lalo na kung nasa ibang bansa pa. Okay? Ako, nandito sa Pilipinas, pero may member ako sa ilalim ko ng USA. Meron akong member sa Singapore. Meron akong member sa Korea. Meron sa Japan. So, wala makakapagsabi na kahit nandito ka, wala ka makukuha ang prospect doon sa ibang bansa. Meron at merong ibibigay sa'yo si Lord. Tandaan po niya, walang imposible pagdating sa business na basta ginagawa mo siya. Go out, lumabas ka, gawin mo. Wala nang isip-isip. Minsan, sa sobrang internalized natin, baka mamaya hindi mag-pay-in. Baka mamaya hindi mag-bumili ng product. Naulan. Mainit. Mamaya na lang. Kung ganyan ang gagawin mo, babagal ka. Imbes na nakukuha mo yung pangarap mo mas mabilis, babagal ka. Okay? Stop analyzing too much. Okay? Okay, meron pa isa. Kailangan, pag nag-share ka ng iyong product or ng iyong business, kailangan excited. Ayan, excited. Dapat excited ka. Mahirap mag-offer ng sarili ng product kung ikaw mismo malungkot. Alam mo ba? Addictive talaga yung aking opti juice. Di ba? Mahirap naman yung ganun. Kailangan ikaw mismo mapagamit mo yung taong kausap mo. Para saan? Kailangan ikaw mismo user ng product. Para lahat ng nakakita sa'yo, gumagamit talaga siya ng product. Magkakaroon sila ng tiwala sa product mo. At lalo na sa'yo. Okay? Kailangan yung product mo, ikaw mismo ang magiging modelo niya. Okay? Alagaan mo yung sarili mo. Kasi doon mag-uumpisa yung tiwala ng ibang tao sa'yo. Pag tiwalaan mo yung sarili mo, mag-use ka ng product, syempre, be a product of your own product. Okay, next. Share, syempre, share. Kailangan mo mag-share para makatulong ka sa iba. Kasi kung hindi mo i-share, hindi ka makakabuo ng network. Kung wala kang network, walang malaking income. Di ba? Kailangan, may kakayahan ka mag-share. Tanggalin mo na yung hiya. Kasi kung payayamanin ka ng hiya mo, mahiya ka na lang. Di ba? Kung kaya kang payamanin ng hiya mo, sige, maghiya na, maghiyaan na lang tayo. Pwede naman. Pero kung hindi, guys, pag-isipan mo mabuti. Kung hindi ka kayang payamanin ng hiya mo, baguhin mo na yan. Kailangan mabukal ka rito. Kailangan alisin mo na yung hiya mo. Kailangan i-practice mo yung sarili mo. Bakit? Negosyante ka. Ang tawag sa iyo, one of the entrepreneur. Negosyante ka na. Kailangan natututo ka, kailangan ikaw mismo proud sa ginagawa mo. Bakit? Nakakatulong ka sa iba. Ito yung negosyo na kaya mong makatulong sa ibang tao, kaya mong makatulong sa mga may sakit. Walang tapon, kumbaga.
nakatulong ka na, kumita ka pa. Okay? At syempre, paano gawin si Opti? Kailangan marunong ka mag-invite. Okay? Bakit ba sila imbitin? Bakit? Kasi sa iyo mismo, nagtatranspire yung tinatawag na pagbabago ng buhay. Kaya mo sila iniimbitahan kay Opti kasi dito sa iyo, sa sarili mo pa lang, may nagbabago na. Una-una, nababago attitude mo. Pangalawa, nababago yung mindset mo. Pangatlo, nababago kung paano ka mangarap. Kung paano mo tingnan na nakapaligid sa iyo. Kung gano'ng kakapositibo sa buhay. At dun pa lang, habang ginagawa mo si Opti, kung wala ka pang resulta ngayon, okay, wala ka pang resulta. Pero guys, sa bawat bibig na sinasabi mo, doon pala nakakatulong ka na. Doon pala nakapaghatid ka na ng positive vibes. Lalo na kung may resulta ka pa. So okay lang kung ngayon wala ka pang resulta, huwag ka lang titigil. Huwag ka lang titigil na ma-develop. Kumausap ka ng kumausap. Okay? Basta tao, kausapin mo. Ganun katindi yung tinatawag na gigil. Kailangan gigil ka rito sa pangarap mo. Gigil ka na makuha ang pangarap mo. Bakit? Ayaw ko na kasi sa kahirapan. Kasi pinagdaanan ko na yun eh. Kung iisipin natin yung pinagdaanan, dumating ako sa punto na dasal na lang ang paraan ko para magkaroon ako ng pagkain. Ayaw ko nang bumalik doon. Kaya nung ako ay nagkaroon ng oportunidad, sinabi ko sa sarili ko, handa akong mapagod para sa grupo ko. Handa akong magsakripisyo para sa grupo ko. Bakit? Yung isa na yon nagsimula sa isa, ngayon 7,000 ang book sila. Okay, next. Yan. Ito na po yung resulta ng pagpasok ko sa Opti. Kailangan as Optimians, be a result-oriented ka. Kaya ka pumasok dito, hindi para maghirap. Kaya ka nag-Opti para magkaroon ng pagbabago buhay mo. Kaya ka nag-Opti para mas makatulong ka pa sa mas maraming tao. Okay, isa po yan sa yung mga resulta po na inaibigay sa akin ni Opti from 40 years na nangupahan, ngayon po, meron na akong matatawag na sariling bahay. At yan. At syempre, meron na rin akong, dahil po sa pangarap na yan, dahil sa humakbang ako, kahit hindi ko alam, ginawa ko siya, nagkaroon po ng sariling kotse. Ayan. Dahil po yan kay One Opti. So si Chairman, salamat po talaga dahil merong chance na mabago ang buhay gaya namin. At syempre, pipili ka ng taong magme-mentor sa'yo. Ayan. Yan po, proud ako sa tripod ko na yan dahil sila po yung katuwang ko sa pag-Opti. Lalo na yung pinuno po ng warrior. At syempre, yung mahalaga sa buhay ko, kung bakit ako napunta kay Opti, si Coach Anthony na pinuno ng Red Warriors. At syempre, yung dahilan kung bakit nagkaroon ng Warriors, yan po si Apre Enrique. So, is malaking party po na kung wala tong taong to, yung mga taong to, malamang artista na po ako sa Channel 7. Kasi wala nang Channel 2 eh. Yung malamang ganun. So napapasalamat ako dahil po dito sa mga taong to ay nabago po yung buhay ko. At syempre, yung nakikita nyo sa bandang taas, yan po yung aking, yung ginanap po namin, yung year-end party last Thursday po. So yan po yung party lamang ng grupo ko dito sa Manila area, sa Luzon. Hindi na po nakarating yung ibang taga Bicol, taga Capiz, taga Negros, taga USA, Korea. So kulang pa po yan. Pero yan po, proud na proud ako sa buong Team Alas kasi isa po sila at sa dahilan kung bakit namamayagpag po ang Team Warriors. Okay, next. Yan po yung dahilan. Siyempre, yung aking pamilya, yan. Yan yung deepest why po natin. Lahat naman tayo. Ang dahilan kung bakit tayo nangangarap para sa pamilya. Given na yan. Pero ang tanong, saan mo gustong umpisahan? Kailan mo gustong pagigilan? Okay? Kaya hanggang saan ang pwede mong isakripisyo? Papayag ka ba? Nahahadlangan ka ng mga negatibo? O itutuloy mo yung pangarap? Okay? Maraming pong salamat.
O nga pala po si Coach Richard, sana po meron po ako na itulong sa iyo as a top up line ng Spartan. Maraming pong salamat po sa mga nakapakinig ngayong gabing ito. Thank you so much, Coach. Grabe. Thank you very much, Coach Richard, sa napakagandang wisdom na na-share, and I hope marami po ang na-inspire sa inyong kwento. More success and blessings, sir. Thank you po. Thank you po. Thank you po, Coach Hans. So, maraming salamat. Natin na chance magpasalamat din po yung mga members. Go ahead po. Ayan. Thank you po, Coach Richard. Yes. Thank you so much. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Thank you po.